Welcome sa first episode ng paborito niyong podcast. Ay, mali. Paborito na kagad. First wala. So, susunod, first episode pala paborito. Siyempre, susunod magiging paborito na nila to. Welcome sa first episode ng pambihirang podcast. Ako nga pala si Joff, owner ng Rock and Soul. So today, kasama ko ngayon si John, tsaka si Mark. Yo. So, for sure sa mga nanonood ng vlog namin, nakikita niya na sila. So, pero, pakilala muna kayo dyan. Hi guys, ako nga pala si John. Sa staff ako ng Rock and Soul Alabang Town Center Branch. Guys, ako si Mark, editor tsaka videographer ng Rock and Soul TV. Para sa mga hindi nakakaalam, siyempre, ikwento nyo kung paano kayo napunta sa Rock and Soul. Come on na, ikaw yung ano eh. Paano ka napunta sa Rock and Soul? Ako? Iner ko yung sarili ko. As owner. As owner. Hindi kayo. Paano kayo? Siyempre, kilala nyo naman si John. Si John kasi nakilala ko yan. Dati, parang nakabili pa ako sa'yo, yes, diba? Sir. Nakakabili pa ako sa'yo ng ano yan eh, time na, actually, parang kaka-open lang ng moraton yun nun, sir. Tapos, bumili kayo sa akin ng Yeezys. Talaga? Yes, sir. Dalawang pair yun, naalala ko. Kung tama nga yung pagkakaalala ko. So, si Mark kasi ito, pinsan ko to. So, kumbaga pinanganak pa lang to, kakalala ko. Nag-meet si kami nung pinanganak ako. Kuya! Ganun. Paglabas mo sa mundo. Kuya! Hard ka na. Kuya, mag-edit ako ng vlog. Wala kang gagawin. Wala pang vlog yan eh. Pero paano ka napunta dun sa pag-video, pag-edit? Ano eh, nasa lowest point. Nasa lowest point ako ng buhay ko. Tapos, dama agad eh. Nakita ko yung laptop. Sabi ko, parang gusto mag-edit. Hindi, seryoso nga. Paano ka napunta dun sa ano? Kasi kilala ka dati, nag-drawing ka, sa music, magaling ka. Pero paano ka na nahihilig dun sa pag-video, pag-edit. Kasi nagulat na ako kasi tagal natin din nag-uusap. Tapos nakita ko na lang para nag-edit ka ng mga kasal ng Bombay. Di ba? Parang ganun ginagawa mo, di ba? So, paano ka napunta dun? Ano, talented kasi talaga ako. Hindi. Ano, paano ba? Nag-inspiration na lang, oh. May napanood ka ba? Parang ano, pagising mo na lang, bigla mong edit kaya ako? Hindi, ano siya eh. Nag-start kasi siya parang college. Tinry ko mag-vlog-vlog. Nung sumisikat pa lang sila kong. Then, yun na. Parang nag-snowball siya. Pero, parang habang ginagawa ko siya, na-realize ko ano. Mas more on back-end ako kaysa sa front-end na nagpapakita sa camera. Oo, naalala ko kasi dati. Parang anong year yun? Tagal na nun, di ba? Oo, tagal na nun. Basta ano? General Kernel TV pa yung page mo nun, di ba? Pero, pati yung pag-stream yata ng games noon. Basta alam ko, naalala ko, hindi pa masyadong putok sa Pilipinas yung pag-stream ng games noon. Nag-stream na siya, no? Oo, parang naisip niya. Ako talaga nagpasimula ang streaming sa Pilipinas. Self-proclaimed. Ako talaga yung pinakasigat na ano, streamer. Hindi, naalala ko lang noon. Naalala ko lang yun, Mark. Kasi dati, parang ano pa lang noon. Basta sa ibang bansa pa uso. Tapos sabi mo sa akin dati, parang puputok yung pag-stream ng games. Hindi pa ganun kasikat dito sa atin, hindi pa, sir. Wala pang nakasando nun. Tawag sa akin, ano eh, father of Filipino streaming. Ikaw, pero ikaw, paano ka napun sa ano, John? Sa pag-re-resell ng sneakers? Actually, saan nagsimula? Hindi sinasadya yung kung paano nagsimula yung hilig ko sa sapato, sir. Kasi 2013, nag-iisip ako ng idea na pwede kong ibigay sa girlfriend ko that time kasi magbe-birthday siya the next month. 2013, yes, sir. So wala pang Rock and Soul nun? Wala pa, sir. Ang idea ko nun, sir, kasi syempre sobrang, ano yan, sir, tight yung budget. Nag-i-inquire na ako sa mga online stores na may mga nakikita akong buy one, take one na sobrang mura. Syempre, ako, as legit ano naman. Legit buy one, take one? Hindi, sir. Hindi so, sure. Nag-start ka rin sa fake? Hindi naman totally nag-start siya. Pero yung unang plano kong bilhin talaga na regalo sa girlfriend ko no, is fake talaga. Kasi yun lang yung kaya ng budget. Uh-oh. And then, accidentally naman, sir, nung napunta ako sa Alabang Town Center, doon ako nakakita ng mga stores pala talaga na may mga legit na binibenta. Then, nung pumasok ako ng sa store, ATC yan. Yes, sir, sa ATC. May nakita akong shoes na hindi ko alam kung magugustuhan ng girlfriend ko. Tapos hindi ko rin alam kung ano yung size niya. Pero binili ko pa rin kasi nga... Anong sapatos yan? Ano yun, sir? Kung tama ako, Roshi Run siya na Hyper Tortoise. Tapos pag-aaway nila mamaya. Hindi pa naalala! BNB ako yun, ah. Magkano pa SRP nun? Ano yun, sir? Parang 2,800. Alam mo yung Roshi Run, Mark? Ata. Medyo, no? Yung basta sobrang sikat. Sobrang simple nun. Parang net lang yung upper niya. Tapos may check. Ayaw, parang naalala. Basta yun lang. Sobrang sikat dati. Hindi, para sa clarification naman. Baka kasi isipin ng ibang mga viewers. Ano ba naman ito? Tinanong kung alam mo ba yun? Hindi, kasi para sa kaalaman lahat. Sa dalawa, sneakerhead talaga sila. Ako lang hindi. Oo. So, yun.
ako yung normie, kumbaga, dito. Sa, maganda nga yun eh. Para at least pag natatanong ka namin lagi kung alam mo, sabi mo lang, hindi. Lagi hindi lang. Tapos yun, sir, nung binigay ko na sa kanya, hindi niya totally sinabi sa akin na hindi niya gusto yung sapatos. Tapos, pero napansin ko na doon sa facial reaction paano, niya. Paano? Paano mukha? Parang, alam mo sir, parang disappointed siya. Kasi hindi ganun kaganda talaga yung kulay. Pero yun yung girlfriend mo ngayon. Yes, sir. Until now, siya pa rin po yung girlfriend ko. Tapos, agal na, 2013. Yes, sir. 9 years. Kailan kasal? Kailan kasal? Wala pa. May Shanghai. Tapos yun sir, nung binigay ko sa kanya, yun nga, hindi niya, feeling ko hindi talaga niya nagustuhan. So, alam ko naman na talagang hindi niya talaga nagustuhan yung pair. So, I decided na ibenta na lang yung shoes online. Kasi, sabi niya nga, inabot mo na? Yes sir, nabigay ko na talaga sa kanya as in... Ano hindi niya gusto? Yung rose color talaga mismo, yung color? Yung color, kasi meron siya eh. Pero putok na yung rose sya. Maano ko lang, bigyan ko lang din kayo ng background. Pati si Mark siguro. Yung Rose Sierra nun, para siyang ano nun, kumbaga ngayon, Yeezy Jordan 1. Ganun siya kasikat. Ganun siya kasikat. Nung time na yun. Lalo yung mga neutral colors nun. Pagka naka-Rose ka, para ka na naka-Yeezy. Ganun. Diba, parang ganun, sobrang ba? Sikat. Na sobrang hotcake nun. Pag meron kang item na ganun, ang laki ng profit, ang let ng po. Early days pa lang yun ng, ano, ng sneaker community. Maraming dyan nagsimula na reseller. Kahit ako, dyan din ako nagsimula. Rose Sierra days. Ang kasabayan niya, mga Air Max 90. Air Max 97, tapos may Flyknit, Flyknit trainer. Umuha ka na lang kunwari. Yun yung tapos, years na. Nung hindi niya nagustuhan. Yun sir, tapos yun nga, nag-decide ako na ibenta siya online. So, I bought it for 2,800. Tapos, tinry ko siyang ibenta ng 3,500 kasi syempre, nag-gas ako, nag-toll ako. Para mabawi ko lang din yung gastos ko. And then, nagulat ako, sobrang daming inquiries dun sa pair. Na nagtatanong sila kung may mga iba pa ba akong sizes nun. Tapos ako, nagulat ako. Mura nun ha. Sabi ko, parang ang bilis na ito ibenta. Tapos nung minag-meet up sa akin, para bilhin yung pair, nagtanong siya, bro, baka meron ka pang mga ibang sizes, bibiling ko din for the price na 3.5. Sabi ko, sige bro, check ko kung baka meron pa. Tapos kinabukasan, bumalik ako ng Soul Academy. Tapos nagulat ako may mga sizes pa doon. Tapos binili ko, bumili ako na isa pang pair. Tapos finorward ko dun sa nakabili nga ng pair ng para sa girlfriend. Kasi binili niya ulit. 700 profit agad ako. Tapos ganun lang yung ano. So aksidente lang, no? Yes, sir. Aksidente talaga. Wala akong hilig talaga. Dahil di natuwa ang girlfriend niya. Nag-reseller. Dahil ang girlfriend mo. Wala talaga akong kahilig-hilig, sir. At actually, siya pa yung una nagkaroon ng sneaker kumpara sa akin. Nagkaroon na siya ng dalawang Roshi ako, sir. Isang sapatos pa lang yung nabibili ko sa sarili ko. Yung parang natuwa ako sir na magbenta lang. Alam niyo yun? Parang ay profit lang to. Imbes na gamin ko personal pair, ibili ko na lang. Pero yung dalawang sapatos na yun, niregalo mo sa kanya? Yes sir, regalo ko sa kanya pareho po. Birthday niya sir and then Christmas po. Sarap pala maging boyfriend niya. Oo nga, tumatanggap ka pa. Tapos yung ano yun sir, na kung maalala ko yun, yung pinaka marami kong na-resell na colorway for the Roshi run is yung triple black. Sobrang lakas nun. Hindi siya nirelease sa atin locally. Ang alam ko, sir. Wala siya nirelease. Pero saan ka kumuha nun? Bali, meron ako nakilalang plug sa sneaker groups. Nagulat ako. Kaya niya magpadala ng pairs dito sa Pinas ng sobrang bilis lang ng ETA. Kasi before, usually, pag nagpapadala sila, 2 to 3 weeks. Tapos siya, 3 to 5 days lang nandito na daw yung pair. So ako, ano siya? Yung pala, yun nga, sir, si The Flash. nung tinry ko nga sir, nung unang order ko sa kanya, umorder ako ng 3 pairs kasi hindi pa naman ganun kalaki yung puhunan ko. Pero mahal na yung triple black, hindi mo na pwedeng ibenta ng 3.5 yun. Opo, hindi na sir. Ang bili ko sa kanya, 4,200, tapos nare-resell ko siya ng 5,200. So 1,000 profit ako for 3 pairs. Sarap. So, 3 pairs lang kasi yun pala yung kaya ng budget. Kaya pala sobrang bilis nung delivery niya. Piloto pala siya. piloto pala siya ng isang ng flight. Tapos yun nga sabi niya kaya pa doon. Kaya pa doon niyang bumili ng maraming pairs. Eh ako hindi naman kaya ng budget. Pero madalas kasi ganun talaga. Yes. Kahit sa mga luxury items o kaya sa mga sapatos, ang pinakamabibilis magdala ng mga items dito. FA or piloto. O piloto. Okay. Pero hindi ko alam na pati piloto pinapatulan na pala yung... Tapos yun, sir, nalaman ko rin kasi, na... Kasi, di ba, alam, piloto. Kumbaga, malaki na sweldo. Hindi rin sila na, ano pala, sir, hindi sila chinecheckan ng wala, baggage. Wala, kasi may... May sarili silang daanan daw. Ba't hindi na lang cocaine, di ba? Di ba pala chinecheck eh? Oo, Pab. Mas malaki kita. In-x-ray pa din yun. Pero syempre, kung mapansin mo, 'di ba, tayo pipila pa tayo, pagdating sa immigration, meron doon
Costos, oh, diba? Sila, grupo-grupo na sila. Nandun na mga FA, mga, lahat. Yun nga, yung piloto. Dire-direcho lang sila. Maganda din na, ano, dinalan ka ng sneakers, tapos inoperan ka dun. Boss cocaine, ba? Nag-isin. Gusto mo mag-isin? Kung na-operan si Jan na, edi sana. Billionaire. Wala, wala na sa rock and so si Jan, no? Oh, sir. Sobrang siyempre bilis nun. Oh, hindi, joke lang yun, ha? Baka, siyempre, ang dami nanonood sa atin ng mga bata. O nga pala, kailangan na lagi ngayon, ano, magbigay ng disclaimer, no? Oh, joke lang to. Kahit alam na joke na. Maano yung maanong humor ng tao ngayon, eh. Oo. Masyado seryoso sila, eh. Sensitive. Ba't kaya ganun, no? Parang paiba-iba. Feeling ko nga, kahit pag inom ng tubig, mapupuna ka, eh. Dami yung iba. Kahit na, kware, in-upload mo lang for fun lang. Kasi meron tayo, yung kay Nika, napansin nyo yun? Alin yung, na, sir? Alam yung umarte-arte, sino yung umarte-arte? Sa TikTok. Ayun, kumari, nagtatantrum, sir. Nagtatantrum sa walang size. Tapos, di ko alam, nasa 1.2 million views na yata yun, eh. Pero pag binasa mo yung comments, kahit na ikaw, kung titignan mo, alam mo naman na for fun lang. For fun. May umarte ba, may totoong tao ba na umarte ng gano'n? Wala naman, eh. Pero makita mo yung comments, OA. Ano, parang seryoso nila. Hindi ko alam kung seryoso din ba sila sa pagko-comment nila na kala nila totoo na CCTV yung kuha na yun. Paano pag nanood silang probinsyano? Ano ba si Coco? Di na mamatay. Hindi naubusan ng bala. Hindi, mahirap. Pero totoo yung sinabi mo, ha? Yung mga tao ngayon masyado na silang kritiko, masyado na. Basta lahat, kahit anong gawin mo, sigurado may masasabi. May makakapuna. Pagka ganun, feeling ko, ano, mga wala silang magawa sa buhay nila na oo. Alam mo, kung meron kang ginagawa sa buhay mo, wala kang time tsaka ano, tsaka mental space para isipin pa 'yung mga ganun. Pero dahil apakadami lang time, kahit ano napapansin na nila lahat. Sarap din maging hater, eh. Oo. Minsan nga ganun. Parang yun lang din gusto ko, eh. Maging hater na lang. Hate ka lang, tapos after mag-hate at peace ka na. Ang ganda ng na-hate ko ngayon. hanap ka ulit ng bago. Pagkatapos ano nangyari? So yun, sir. Doon na nagsimula hanggang sapatos na. So anong ginagawa mo sa kita mo? Nag-start na ako, sir. Bumili na ako rin, sir, ng mga sapatos. Collection ko, sir. May, kasi nung sa Roshi, sir, di ba sikat-sikat yung 7 colorways? Calypso, Siren Red, Siren Red. Yun yung mga colorways. Bali, na-collect ko sila lahat. Yun na yung naging parang pinaka-trophy ko as na nag-resell ako ng Roshi Run. Ikaw, Mark, na-try mo na ba magbenta tapos natuwa ka? Parang bilis ng pera. Nalala ko nun sa, ano, sa school dati, college. Pa-Christmas party na. Wala man talaga planong magnegosyo. Pero bakit ka na ano? Ito, kasi yung college niya ay maliit lang. Bali, lahat ng department, lahat ng iba't ibang courses, parang iisang exchange gift na lang. So, yung bunot... Ikaw lahat na gano'n? De. Sige, maganda yun. Ang malibit kasi dito. Eh di, since lahat kayo bubunutan kayo kahit magkakaibang course kayo, paano malaman ko anong gusto, di ba? So, merong wish list na nakapaskill sa bulletin. Nakita ko lahat string bag. Ah, okay. Gagawin ko, pumunta ako sa Divisoria, bumili ako magandang quality string bag na pasok sa price range. Wait lang, ha? Ano yan? Hindi, diretso mo lang. Ang nangyari sa'yo. Ano? Wala pala ako sa lamin. Ilang minutes na tayo nagka-record. Sige. Ayun. Carl? Hindi lang, pakupo ko lang. Paano mo na-realize? Ano? Parang blurry. Kasi nung pagtawa ko, alam yung nagluluha ka minsan. Wala ka na talaga makita, boss. Pag gano'n sa'yo, tire-tiretso sa mata ko. Ayun pala. Thank you, Carl. Okay, sige. Kawawa naman si Lolo. Wala salamin. Ayan. Edi nakita ko, halos karamihan sa wishlist. Like, nasa 40% or 50% ng school. Puro string bag? String bag. Ano tawag doon? String bag? String bag, sir. Yung literal... Nauso yun, ba? Oo, nauso yun. Sak. Kaya madami nag-wishlist nun kasi nauso nun. Uso. Edi, ang nangyari nun. Okay, so nandito na yung demand na sa harapan ka na. So, kailangan na lang magsusupply. So, nung ano, pumunta ko sa Oria, mana pa ng nasa price range. Kasi parang 200 pesos lang yung ano. Plain lang yun, walang print. O meron na din? Ano siya, may mga design. Walang print pero may textures na iba-iba. Okay. Parang nakita ko sa Divisoria nun is 120 pesos isa. Ikaw lang pumunta ron? Nag-ate ko. Tapos nung... Doon ka nag-idea na, uy. Pwede to, ah. Oo. Naganap na ako. Nung una, nawala na ang pag-asa. Pero nung huling ikot na, nakita ko. So, 120 isa. Sasagad ko ng 110 para may profit. Hindi, so, sabi ko parang, kasi ang afford ko lang nun is parang 10 string bag. So, parang sabi ko sa, ano, kuha ko ng 10 ngayon, sige, 120. Babalik ako, order ako 20. Bigyan mo na sa akin 110 pagka order ako 20. So, parang
inaano mo. Ganun ka makipag-negotiate para makuha mo yung bulk price. Bulk price na agad, okay. Sir. Para bale, pero magkano man out yun? Ano, una 200 dapat, pero nasa isip. So, laki ah. Ilang percent yun? Halos. Hindi, di pa satisfied eh. Talaga? Sige, sige. Di bale, una 200. Pero parang sabi ko, parang ano, parang kaya ko pa i-push. So, ginawa ko 250. Tapos, kinontrata ko yung mga nasa wishlist. Sabi ko, bigyan mo ako si bigyan mo ako si Kwenta. Parang yung naka, parang inano ko na eh, tinrack ko na kung sino yung mga nakabunas ako sino. Bigyan mo ako si Kwenta para ano, 200 lang bibigay nung ano, bigay ko sa yung string bag. Bali parang ganun nangyari. So, next week, bumalik ako, oh, benting string bag. Yan na, paulit-ulit na. So, sabihin, oh, alam niyo na kung kanino galing yung mga regalo na tanggap niyo. Ang nakakatawa noon. Isa lang yung source. Kasi naman yung mga stream bag noon. Ang nakakatawa noon, after ng Christmas party, pare-pareho sila ng stream bag. isa lang kasi pinanggaling. Pero buti magkakaiba design. Oo, medyo. Ah, so marami namang design. Marami namang design. Maganda pero ginawa mo, pare-parehas. No? Tapos, pagkatapos nung pasok, ano, di ba, after may Christmas break, di ba? O pagpasok ng January, lahat sila pare-parehas. Pare-pareho ng bag. Siyempre, excited isuot yun, uy, bago bag. Nakatawa kaya tingnan na gamit na yung string bag para nakita ko yung mga pinagkakitaan. Pero okay din yan, ha? Pero 200 mo na out. Lahat. 250. So, mas malaki pa sa puhunan. Tapos, hindi. 150 lang ang puhunan. 140 each bag. Kasi mamasahe ka pa. Mas pamasahe. Let's say, malinis 100, mga ganun. Oo, kasi isang, from Balagtas, isang bus lang, dire-dire. From Bulacan kasi, may Herman pa nun eh. Oo, kung nagsasasakyan ka nun. Hindi, ano, ginagawa ko, lumulabas ako in between ng free time, ng vacant. Hassle. Kasi, hassle. Hindi, mahaba vacant ko nun eh. So parang sayang din naman. Yung dodoto mo lang. Dodoto. Na-addict ba kayo sa ganun? Dota, sir? Oo, nakikipagpustahan ako dati. Talaga? High school, college. Dota talaga, malakas, no? Pag dinadayo kami ng ibang school. Pag dinadayo kami ng ibang school, sir, ako yung hinahanap. Naalala ko before. Ah, talaga? So parang top player ka nun dati. Sir, top player. Talaga? Ano ka, naka-emo bang? Ano mo nun style? Mga naka... Kasi dati kasi pag may naka-emo ka siguro nun, no? Inuso nun, pati yung patusok. Hindi naman sobrang... hindi diba? Naman totally emo, sir, pero mahaba buhok. Pero medyo ganun. Oo, sir, mahaba kasi buhok. Syempre yung mga influence natin nun... Ako kasi Dota, nag-Dota din talaga ako eh. Syempre kung doon ka babad, nakikita mo yung kware, may damadayo sa school nyo. Uy, mukhang top player to. Pero yung mga mukhaan talaga, emo talaga na... Siyempre, parang paba, ikaw... Paba ng patila yung laban na nandun. Di ba ganun yun? Sir. Tapos, autoban agad yan eh. Di ba? 7 minutes, Lothars. No, pagka nakita mo yun, pag nakita mo ganun yung dumayo sa inyo, kung gusto mong ipusta yung 200 mo... Maganda lang ang isip ko. Oo, bebenti mo na lang. Tapos yung mga bumabakas na lang. Sabang naglalaro ka, natawa ka na lang na sobrang lakas ng kalaban niya. Buti na lang, 20 lang pinusta ko. Di ba? Pero sobrang dami kong kwento sa Dota. Alam ni Mark yan. Pero wag mo na ikwento. Hindi, wag mo na ikwento. Pero sobrang... Actually, unang... Kinakita sa camera. Ay, layo ko na pala. So, ang unang ano kasi namin, unang business din na na-handle ko is computer shop. Di ba? Pwede ka mapag-usapan yung business mo na yun. Pero hindi sa akin. So, yung brother ko, yung kuya ko, shout out kay kuya, Mr. Barrel Pro. So, nagbabar ko siya. Tapos, syempre, since addict ako sa computer nun. So, nag-decide siya magtayo ng ano. Computer shop. So, ayun. Masaya naman. Masaya naman. Di mo pa binuo yung stock. Bali, dati nun sa amin. sa kanila pala yung apartment nun. Sa apartment namin, tinayo yung computer shop na yun. Tapos, nung time na yun, nung bago itayo yung computer shop na yun, sa lugar namin, wala naman nagdodota. Promoter ako ng... Nauso lang nung nagkaroon ng shop, bigla ganun. Nung nagkaroon ng shop, andiyan na si Sir Joff, darating. Alam yung Dota. Tapos, hindi. Tapos, tuturuan yung isa nun. Tapos, syempre, dahil may tinuruan isa. Yung isa, tuturuan naman yung isa. Oh, ganun ang nangyari. Hanggang... Actually, walang nagdodota nun sa lugar namin. Ako lang. Alam ni Mark yan. Syempre, may pupunta sa amin, dadayo kami. Tapos, yung pera nila, pupunta sila 20, nagiging 40. Syempre, sila din, gusto rin nila maging player. Alam mo yun? Maganda, di ba? Pagka bumabakas ka lang sa pusta, pangarap ng mga yun, sila naman yung uupo, sila naman yung maglaro, imbes na magpusta lang. Kaya lang yun nga, ang dami ko na-influensya sa lugar namin. Ang dami na addict. Dami na addict.
Oo nga, no, ako lang pala nagdala ng Dota doon. Oo. Ang nangyari kasi, pag may tinuruan ka sa, syempre maghahanap ng kalaro. Oo. Tapos sila magtuturo. Tapos ang nangyari, lahat na nagkakalaro na noon, lahat na nag-aaway, nagsusuntok. Oo. Nagtutrust. So, alamin ba? Yung typical na computer shop. Laking computer shop din ako, sir. Pero nung ako naman, sir, nag-start talaga ako, Dota. Yung dayo, pustahan sa school. Alam niyo maganda? Since lahat pala tayo may background sa mga games. So, pwede din tayo magano. Pwede tayong... May upcoming event sila, di ba? Yung mga gamers. Ah, yung Conquest. Yeah. Conquest. So, sa minsan, Sabado. May Dota pa ba? Meron pa, sir. Magkakaroon nga ng TI this year. August. Talaga? Pero ganun pa rin kalakas o hindi na? Ah, hindi na, sir. Pero ang sikat na kasi ngayon, sir, Dota 2 na. Hindi na yung originally pero na yung, Dota 1 pero na nilalaro. Pero yung TI... Ano siya? Dota 2. Dota 2 pa din. Dota 2 yun, so, sir. Dota na OG, wala na. Meron pa rin naman, sir. Pero iilan na lang. Masarap pa rin laruin yun. Iilan na. Pero almost the same lang naman yung game. Same gameplay, sir. May mga onting differences lang. Sino ba mga sikat na Dota player dito sa Pilipinas? Sila Kuku. Ayun. Hanggang ngayon? Gabi. Hanggang ngayon? Yes, sir. Pero hindi ko nakilala yung mga yun, no? Ang naabutan ko dati, Happy Feet. Ay, Happy Feet. Sila Woods. Oh, sila Woods. Sila Jules. Jules, yan. Mga ano naman yun, sir, sa Dota 1 naman yun. Nakasama ko pa dati yun. So, puta. Sila yung ano, di ba? Sila yung naabot ako noon. So, pwede na siguro mag-invite din tayo noon kapag minsan mag-guest tayo ng mga pro player talaga. Nagka-podcast sa Comshop. Sige, sir, bumibili sa atin. Sino? Si Teams. Sikat na Dota 2 player. Nakabili na ba sa atin yun? Yes, sir. Ang mga essentials na suot pag nag-international tour sila. Sa atin yun. Talaga? Oy, shout out kay Boss Teams. Hindi kasi friend ko sa Facebook. Kaka-birthday nga lang din na minessage ko. Ayun, nakikita ko lang kasi... Tropa kami nun. Hindi pa kami nag-meet personal. Pero yun, like ko yung heart yung mga post. Sa atin, liker. Sir. Liker. Yung huling purchase na ata, sir, yung SS20 natin. Oh, na pero active din sa group sa mga sneaker groups yan eh. Kasi, sneakerhead din siya eh. Tsaka nung mga ganda mga gamit niya. Nung nasa, tayo, di ba sir, unbox con? Nandun din ba siya? Nandun siya, alam ko. Nandun siya. Okay. Kamusta experience pala nun? Unbox con? Eh? Sa inyo. Loko-loko ka. Baka iba na tayo ni Carlo Ope. Sakta lang. Sakta lang. Masaya yun ah. Oh sir, actually ako personally, nag-enjoy ako sa mga ganun. Hindi, sige. Okay lang ba pag-usapan yun? Itong event? Feeling ko okay lang naman. Parang honest opinion, di ba? Hindi ko alam kung paano na walang ma-offend eh. Parang okay yung event, di ba? Anong parehas? Ano bang comparison? Ano bang point of comparison? Kasi dalawang event pala yung cover natin eh. Ah, sir. Isang sneaker con, which is yung originally na Manila Sneaker Expo and then itong bago ni Carlo. Parehas naman silang iba yung offer. Parehas good. Yeah, parehas diba? Namang... Pero syempre kasi, more on tayo, rock and soul syempre. More sneakers, on sneakers talaga tayo eh. So syempre, iba yung dating nung Manila Sneaker Expo sa mga sneakerheads talaga. Makikita naman talaga nila kung gaano ka-wild yung crowd dun sa MSG. Oo. Pero ang galing din ng ginawa ni Carlo Ople dun sa UnboxCon. Kasi pinagsama-sama niya nga lahat. Lahat ng hobby, ng sneakers, cards, toys. Pero na-enjoy ko naman yung content natin sa UnboxCon. Oo, mas enjoyable dun yung content. Diba? Yung chinek lang natin yung ano, no? Chinek lang natin yung audio at saka yung... Nakakaba? Kanina, chinek namin kung naka-record ba yung audio natin. No file. Kinabahan ako. Kasi bagong gamit pa lang. Never pa na. Pero okay naman ba? Oo, nandun naman. Sa laptop, tumunog. Okay nakahinga na ulit. Kasi kung wala yun, sayang yun. Ulit-ulit. Ulit-ulit. Hindi natin mauulit-ulit yun. Oo, hindi naman ulit. Ayan yun. Pahinga ko. Anong kulay sa'yo? Ha? Kasi sino gusto orange? Sige ako na sa orange. Ako red ako. Parang mga Power Ranger. Anong ibang kulay? Blue. Blue yan. Sunod ako. Blue. Sigurado blue yan. Ayan, ayan, black. Hey. Ayun. Ganda kulay red. Change outfit. Game. Balik tayo sa topic. Parehas na solid na event. Kasi syempre, yung sa Manila Sneaker Expo, purong sneakers lang talaga eh. Diba? Tsaka, ayun kasi yung unang event after ng lockdown. After 2 or 3 years. So kaya sobrang gigil din yung mga tao. Ang dami nagpunta, di ba? Dahil pa hindi nakapasok, di ba? Dami, sir. Sobra. Kasi 5 p.m. Naalala yung mga VIP natin sa shop na nagtatanong pa noong una kung merong ticket sa atin. Ticket sa atin. Kung tapos, akala nila nagki-cater tayo. Before
MSE. After MSE naman, mainit ulo kasi. Hindi sila nakapasok, sir. Isipin nyo, 5 PM, nakapila pa rin daw sila sa labas. Parang kung makapasok man sila, wala na silang time para makaikot pa. Oo, so kasi wala. Even tayong nasa loob, di ba, sir? Ilang bilis. Ikot lang tayo, twice lang ata tayo nakaikot. Ang hirap kasi maglakad nun. Sobrang siksikan. Hindi nga tayo nakapag-shoot mabuti. Feeling ko na alipusta ako ng sobra. May dalawang camera, may dalawang pag-git-git. Tsaka ang matindi doon, hindi ko na-charge yung battery. Ay, oo. Grabe, napakahirap noon. Isang battery lang buong shoot ng... Oo, kasi si Mark nag-charge sa gilid. Oo. Pero at least nakapaglabas pa rin tayo ng magandang video noon. Pero mas na... Ako rin, personally, sir, mas na-enjoy ko yung... Ano, yung... Kasi... Unbox, no? Sa unbox kasi, sir, mas marami tayo naging... Tsaka mas maluwag. At saka mas marami tayong nag-interaction, sir, sa mga sellers. Siguro naging yun, parang preparation na rin yung Sneaker Expo na nag-buying tayo. So pagdating dun sa unbox ko, nakita pa lang yung mukha natin, tingin sa atin, ATM eh. Tingin sa, di ba? Uy, withdrawal! Buying po ba kayo ng pairs? Oo, pagpasok pa lang natin nun, tingin sa atin, pera eh. Naalala mo, kung saan tayo huminto, kasi may naalala ko na, alam ko nasa vlog yun eh. Alam hindi natin kinawa kasi hindi DS yung... Oh, sir, ako yun yung... Nasa labas tayo, di ba? May dala tayo sobrang daming sapatos. Ilalagay mo natin sa sasakyan. Tapos, sumindu tayo dun sa labas kasi nga, may nakita ka parang magandang deal. Yes, yeah, sir. Ang kausap natin nun, siya lang, tsaka girlfriend niya ba? May kasama ba? Oh, dalawa lang. Tapos after 5 minutes... Andiyan ang mga pagpapakaw. Ang dami ng tao sa mga retail na, retail. Sir Job, retail. Oo, ang dami ng tao dun sa paligid natin. So, huwag sabihin, nakakita sila ng kumbaga alam nila yung ginawa natin sa Manila Sneaker Expo. So, mas madali na rin mga pag-transact nun sa unbox ko. Kasi alam nila, pupunta tayo dun para mamili. Mamili na lang. Ayun nga. So, mas na-enjoy ko din talaga yun sa unbox ko. Pero kung papapiliin kayo. Ako na-weirdoan lang sa unbox ko eh. Bakit? Kasi parang... Shout out sa Carlo Oble. Honest na ano lang. Oh, sige. Hindi siya sneakerhead, sir. Wala ako sneakerhead. Tsaka ikaw, nagpupunta ka rin sa mga ibang events. Oo, nagpupunta din sa ibang events. Kaya parang... Di ba, nagko-cover ka rin ng mga sa cosplay? Oo, dati. Nagko-cosplay ka rin. Banda. Si Windrunner. Di ba, no? Windrunner. Tapos, ba't ka na weirdohan sa unbox? Kasi parang siya eh, since walang focus yung event. Walang focus yung event. Parang yung target audience. Nakakita mo, may mga random cosplayer. Di ba yung yung pinag-usapan nyo nung nag-dinner tayo after. Meron tayong mga 5 or 6 na kilang cosplayer, tapos hindi pa sila magkakakilala. So parang out of place sila. So parang ang hirap naman sa part nila na pumunta sa event na ganun, di ba? Kaya parang medyo na-off ako dun. Kasi parang... parang na-left out may ibang culture eh. Dahil ang lakas na... Alam mo yun, parang hindi balance tama, eh. Tama. Kaya parang sinasabi... Pero ano yung malakas nun? Sa pop. I think sneakers. Sneakers pa din, no? So, mga 80%. Sneakers, ang lakas. Tapos yung mga laruan na sa parang corner lang na walang masyadong pumapansin. Oo. Ganun yung nangyari. Ganun yung nakita ko. Hindi ko na masyado na-observe yun eh. Paano ba naging setup nila? Magkakasama sneakers? Hindi, sir. Magkakaiwala. Halo-halo pa rin. Pero parang ang tao pa rin, hanap talaga nila is sapatos. Oh, ano niya? Ano ba tawag sa akin? Wala naman jowa. Baka si Sir Carl Ople. Hello, Sir Ople. Wait lang. Hello, sino to? Tumawag ako sa'yo? Loudspeaker mo? Tumawag ako sa'yo. Hello? Hello? Tinawagan kita? Opo, yung number ko po, 0966. Yeah, pwede niyo po i-check sa call log. Tinawagan mo pala, Mark, eh. Bali, nasa podcast ako ngayon. Ano masabi mo? Hindi ko naalala na ano kita, eh. Hindi ko naalala ng tawagan kita, eh. Sumali ka lang sa podcast namin. Si Min. Mag-hi ka sa podcast. Say hello. 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 Pwede ka na baba? Tapos, sige po. Sorry. So, yun, random number lang yun na dial ko. Hindi ko yun. Feeling ko na bat dial ko. Alamin, nasa bulsa mo lang to. Pero parang baka mamaya, ayun yung soulmate mo, no? Hindi, ayun, no? Doon ka na weirdoan. Ay, sa tumamag ko. Hindi. Ayun yung parang off sa'yo. Doon sa unbox ko. Parang merong na left out na ano tawag na doon? Na isang culture. Kasi parang kung goal mo is, alam mo yun, parang i-mix lahat ng culture into one event. Oo. Then mali-left out yung ibang culture in the process. So ito, opinion lang naman to eh. Kasi for sure marami din naman kayong napansin or syempre difference ng dalawang event. Hindi lang nila ma-voice out. So, di ba? At least,
Di ako wala. Pintuhan lang naman to eh. Wala man akong pa-action na kinik- simula ngayon di na ako konektado sa Rock and Soul. Kaya pwede ko nang sabihin yung kahit anong gusto. Hindi, wala naman eh. Hindi, oh, nagsabi ko lang naman ng feedback, so ino naman. Pero overall, solid pa rin naman dalawang event. Oo, oh, diba? Okay naman. So, siyempre, lalo na sa sneaker culture. Kasi kita mo naman kahit dun sa unbox, malakas talaga yung sneakers. Pero magkakaroon ulit ng event, di ba? November. Ito? November ata. November. October? Makapasok okay. Pa ba tayo pagkataas sa sinabi hindi. Ko? merong MSE. So, palagay nyo, nasa na tayo sa mga ganong klase ng mga, kumbaga, yung mga event-event. Events in general or malayo sa culture na yun? Culture, pero, pati events. Kung kasi compare nyo, sir, yung US, before. US, malayo. Hindi. Pag in-compare mo before. Tsaka ngayon, sir, mas sobrang laki na ng improvement na meron tayo sa sneaker culture natin. Kasi before, kung mapapansin nyo, ang meetups ng sneaker natin, sa groups lang eh. Uh-oh. May magse-set up lang ng meetup sa isang store lang, may mga dalang sapat. Ganun, ganun lang, sa isang resto nga. Parang meet, kumbaga hindi siya totally event, eh. Parang meetups lang ng mga... Hindi, pero kasi kami, di ba, nakwento ko nung last vlog, ng Rock and Soul kasi nag-start din sa mga bazaar, sa mga sneaker events. Hindi, yun lang. Naano ko lang kasi yung sneaker event. Ngayon kasi, merong isa o dalawa, plus yung kay Carlo, na main sneaker event. Ah, ulit? Ngayon. Hindi, ngayon lang ah. Ah, yes, sir. MSE. MSE, tapos UnboxCon. Pero dati, meron pang iba. May Soul Slam pa. Kagiran. Oo. Kay, tapos meron pang Sneaker Fest. Tapos meron na rin Sneaker Expo. So, tatlo dati. Tatlo yung mga main sneaker events dati. Ngayon, isa na lang, tsaka ito nga yung first na UnboxCon. Pero originally talaga, sir, ang pinaka-naalala ko talaga, Soul Slam lang talaga. Soul Slam ang pinaka-OG. OG talaga yan, na Soul event, Slam. Soul Slam. So, ayun, tapos ngayon ang pinaka-main sneaker event talaga is MSE. Pero pag kinumpare mo sa US, kasi may ligaw manood ng mga vlogger sa US eh. Medyo nasa malayo pa talaga. Kasi sa kanila halos monthly meron. Yes, sir. Tapos totoo. Dinadaya nila per city. Though, syempre, di man applicable siguro sa Philippines. Pero ang maliit lang kasi, sir, ang difference lang kasi sa kanila, ang nagiging state sneaker pala. Expo sa kanila, sir, per state kasi. Oh, per state. Kaya parang... May sneaker con... Tapos marami pang ibang events na... May Chicago sneaker kung silang tinatawag, may Seattle ganun. Sila. Mayroon kasi dalhin yung, yung sneaker event sa Bulacan kasi lahat ng kalsada ginagawa. So, parang niya ka rin, mahirap kasi lahat may Maynilad na ginagawa. Hindi. pero hindi talaga pwede sa atin yun. Hindi. Palagay mo, pag karoon ng... Ang baduy yun, no? Batangas sneaker ko. Di ba? Pagka-deal yung sneaker sa balag, yung mga sneaker sa balagtas, baka tawakan ng matindi. Oo. Hindi, tsaka maliit. Kumbaga, syempre, sobrang laki ng US. Oh, tsaka, iba ba yung powers nila eh. Kumpara syempre sa atin. Tsaka yung market nila dun, sir, iba. Mas times 10. First world sa third world, yes, eh, di ba? So, medyo malayo talaga. Malayo, malayo. Siguro sabong. Yun. Shoutout sa tatay ko. Hindi, ako nga pala, di ba? Di ba, airpads mo solid sa sabong? Tito ko, ninong ko. Wait, paano ka ba nagiging solid sa sabong? Di sa kanila kasi, alam ko may marami ng manok mismo manok nag-aalaga. Kayo mismo lumalaban? Ah, may manok na talaga kami, may farm na, ganun. Oo, may farm na. Oh, di pa ba solid yun? Hindi, okay lang po. Sige po, Dan. Ano? Yung, di ba, airpads mo kasi nakuwento mo? Yes, sir. May farm. Talagang... May family. Sabong is life na. Yes, sir. Magkano ba isang manok? Depende, sir, kung... Per kilo? Hindi, siya eh. Per bloodline daw. Tsaka kung... Pero may idea ka rin? Oh, sir, minsan ang... May tinatawag silang trio eh, sir. Isang lalaking manok, yung panabong talaga, tapos dalawang babae, yun yung trio. So, nabibenta yun minimum, nasa 50. 50. 50 to 50K? 80. Oh, sir. May mga sobrang sikat pa na... Nasa maling industry ata. May mga nasikat pa na seller na talagang breeder na nasa 100. 100,000, yung ganun. Bakit siya mahal? Kumbaga yung quality ng linya yung binabayaran siya. Kung paano nila binuo yung linya na yon. For example, ako, may farm ako. So parang kumbaga sa aso, Ascal breed nasa magandang breed yung, ka. Okay. Ah, makes sense. Kung ganun matitingnan. Ano yun, mga imported yun? Imported. May mga imported, sir, may mga local din na talagang mga nagcha-champion. Pero nakapasok ka na sa bungan. Oo naman, sir. Ha? Oo naman. Ano? Kamusta? Panalo ka? Logis. Ha? Logis. Parang logis. Ano? 800 mo tama 1,000 kaya walogis. Logis. Ikaw, nakapasok ka na sa bungan? Di pa nakapasok. Ako, hindi pa ako nakapasok sa bungan. Pero parang minsan pagka ano, pagka yung mga tropa magkakasama, biglang, loadan na yan, talpak, pagka mga umiinom. Oo. Maingay sa bungan, maingay. Hindi, nung nagkaroon ng online sabong, grabe. Yun,
No? Mas lalong mas naging mas marami naging addict sa sabong. Bakit? Kasi isip mo sir, nanonood ka lang sa bahay, hawak mo 'yung cellphone mo, nakakapusta ka na ng marami rin nalulong. Pero sobrang brilliant ng idea. Sobra. Shoutout kay business wise. Shoutout kay Atong Ang, Boss A. Sobrang galing nun kasi. Imagine mo, ginawa lang naman nila 'yun para lang siyempre nagkaroon ng lockdown. So hindi nila pwede buksan yung sabungan. So nag-isip sila ng way para... Parang alternative. Kung paano ituloy pa rin yung business. Pero ang nangyari, mas malakas pa. Kaso sir, ang mas maraming naging negative effect eh. Oo. Kasi first... Siyempre naman. First sir, yun nga, mas maraming nalulong. Secondly, even yung mga bata, nakakapusta lahat. Sila. So wala nang... Kasi lahat may access age limit, no? Wala talaga. I mean, kasalanan ba yun ang pagsasama o kasalanan ng magulang? Diba? Hindi. Both, parehong may... Sige. Ikaw, magulang ka. As a parent, hindi palagi mo 24/7 ba mababantayan mo yung anak mo? Hindi diba? Naman eh. Hindi, pero para sa akin, kung mas malakas yung impluensya ng ibang tao sa anak mo kaysa sa mga salita mo, feeling ko you failed somewhere sa pagiging magulang. Oh, pwede. Pero syempre, kahit ikaw naman eh. Kahit, syempre ako. Ikaw. Teka, gano'n ba kabata? Walang age limit. Wala talaga. So, kahit may cellphone basta siya, may Gcash ka. Saan ka makuha ng pera to mga batang to? Hindi, pwede. Imagine kasi, mo ikaw may basta may Gcash ka. Pwede ka mag-cash in. Pwede ka pumusta. Di ba? Pwede ka pumusta. Ang daming nalulong talaga. Sobra daming nalulong. Dati mga Jolin lang ngayon. Meron o wala. Pogs lang eh. Pogs lang ang kinakalulungan. Ngayon, meron o wala. Pre, meron o wala. Hindi, nakaka-addict naman kasi imagine mo, ganyan ka lang, paano kung tumama ka, siguro sa kanila, maliliit ang mga bata pa. Uy, kumita ako 1,000. Kumita ako 2,000. Siyempre, ma-addict ka. Malululo pag natalo ka sa next game. Bagay. Pero parang delikado nun na matutunan mo. Pero wala na yun, di ba? Tapos magulat ka, ano yung nag-usapan ng sabong? Makakala, ano tayo? Pitmaster live tayo. Boss A tayo. Okay, Boss A. Tayo, ang layo ng mga topic natin. Sabong, cut mo na yung sabong. Ano na? Cut mo yung sabong. Nag-backtrack nga kayo. Binabacktrack ako sa isip kayo mga napag-usapan. Parang hirap i-connect lahat. Dota, sabong. Wag mo na yung kaya na yung sabong. Masyado na malayo. Pero alam mo, matatawa ka. Hindi pala nakatawa to. Alam, nagugulat din pala ako. Hindi pala natatawa. Di ba tatlong branch meron tayo? So, meron tayo sa Morato, dito, plus sa Alabang. Pag tinatrack ko yung sales natin, kuwari sa inyo, sobrang lakas ng Jordan 1, Dunks, di ba? Sa kabilang branch sir, iba yung malakas. Oo. Ah, ganun? Per location. Sa QC naman, sila sobrang solid nila sa Yeezy, kung makikita nyo. Sa Yeezy naman. Kaya pagka bumibili ko ng bulk na Yeezy, minsan, ang liit ng allocation sa inyo eh. Ah, sir. Kung mapapansin mo. Kung may 30 pairs tayo na stocks, parang 10 lang eh. Oo, parang ganun. So, kuwari, bibili ko 30 pairs na Yeezy. So, papadala ko lang sa kanila yung mga sizes lang na kailangan. No? Pero, mostly, yung madami, Morato. Lahat sa ano? Morato. Sa Morato. Yun din eh. Pagka Jordan naman, kung mapapansin mo naman, sa amin. Sa inyo ko binabagsak lahat ng mga Jordan 1 low, di ba? Mga Dunk low. So, nakaka-ano lang din, nakaka-amaze lang din na depende rin pala sa location. Sa location. O yung lakas ng sapatos. Tsaka sir, kung lupit, mapapansin diba? Din sa ano, dun sa ATC, yun nga sir, diba nababanggit ko sa inyo lagi, may mga customer kami, may mga walk, actually hindi siya online, walk-ins. Pag tinatanong namin, saan sila nang gaga, ay sir, galing pa kami ng Quezon. So knowing kung gaano kalayo yung Quezon province to Alabang, talagang dinadayo nila. Tapos etong lately lang sir, nung yun nga sir, di ba nakwento ko sa inyo, may nanggaling ng Bohol. Bicol? Bohol sir, Bohol. Yung Bohol. Tinanong ko yung customer, sabi niya, ano daw, kung sabi ko sir, ano, taga saan location po ba kayo? Taga South po ba kayo? Sabi niya, hindi sir, taga Bohol po kami. So, sabi ko, ano yun sir, pumunta kayo ng Manila just to visit yung store. Sabi niya, hindi totally, pero ito yung first stop talaga namin. Oo. Nung pumunta siya sa atin sa store, 4:30 yung baba nila ng naiya. Manila. Around 5:30, sir, nasa store sila. Kasi pinakita niya sa akin 4:13, hapon. Hapon. Pinakita niya sa amin yung ticket nila. Tapos sila, isang buong family, sila, bumili sila. Talaga? Tapos yun nga, sir, nag-enjoy daw sila, nanonood sila ng vlogs natin, yung mga sneaker con. Hey, Shout out sa'yo, sir, kung nakalimutan ko yung name, sir, pero taga Bohol, eh. Taga Bohol, sir. Bohol. Pero na-recognize nila kayo? Yes, sir. Ako, kasi nabanggit niya sir na, ay ikaw yung laging kasama nung nakasalamin. Sabi ko, opo, si Sir Jeff po, yun po yung owner. Tapos yun nga sir, nagpa-picture pa sila sa amin kasi daw para daw remembrance lang kasi nga medyo malayo yung pinanggaling. Makatatalunin na nakakansol ang Jollibee bilang family gathering place. Jollibee.
Pero gusto kong maglagay ng Jollibee dito. Saan? Sa loob ng store? Hindi, dito nga. Alakar, yung ano lang? Yung, hindi, yung, oo, yung stall lang. Oh? Paano? Hindi, ang tawag doon? Yung mismo, pang mga yung mismong Jollibee lang talaga. Yung mga pang fries burger. Yung hindi, mga, hindi yun. Ano, ano ba? Yung mismong, ano ba tawag doon sa mannequin nila? Yung, Jollibee okay, talaga? Yung parang statwa lang ni yun, Jollibee. Yung mismo. Dito sir, lalagyan sa loob? Dito, lalagyan ko. Hindi, paano ka kuha na nakawin mo sa kabilang hindi. Jollibee? Hindi. May mga nagbebenta kasi nun. Ah, meron ba? Gagayahin nila. Meron nagbebenta nun. Ano, parang mga collector's items. Mga ganun. Hindi ko alam ko lang. Di ko, pero may naki- napak- kasi yung pwede ng baby ko. So, yung husband nung, ni Doktora, eh naman yung business niya. So, mga retro, kung ano-ano. Tapos meron siya, nakita ko may Jollibee siya dun. Ano yan, sir? Ano yan? Originally, Jollibee talaga siya, tapos nire-restore? Oo, ganun. So, parang yung Las Vegas to, ah, yung King of Restoration, oo, si Rick, parang ganun, nire-restore ganun nila. Ah, so, meron siyang Jollibee doon. Actually, dalawa yung dating Jollibee nakita ko pag nagpapa-check up yung baby ko. Ang interesting pakinggan ng mga sideline ng mga, alam eh, mga medyo high-end ng trabaho. Piloto ko eh, pero nag-resell na, nag-resell. Nagdadala ko sneakers. Kawan ako, pedya, pero nag-restore kami ng mga Jollibee. Eh, oh, pero totoo yun. Yung asawa niya, ayun naman yung racket, ayun yung business nila. So, ayun nga, gusto ko nga sana itanong kung magkano yun. Hindi ko palang namemessage. Kasi hindi ko sure kung papayagan ba tayo may Jollibee dito sa loob. Siguro kailangan lang din ipaalam. Kanino? Sa admin, ganun? Or may kailangan pa ba tayong... Sa Jollibee din? Sa Jollibee, ganun. Kasi kung ikaw Jollibee, magagalit ka ba may Jollibee? I-promotion mo pa yun. At diba? Saka may mga collector nga, sir, na meron sila. Oo, na may Jollibee. Oo, madami ang pinggan ng Jollibee sa bahay. ibang klase naman yun. Hindi, yung mga ano, mga trip ng mga tropa pagka kumakain kayo sa labas. Ganun. Oo. Nag-uwi. Remembrance. Pero gusto ko yung ganun, ha? Gusto ko magkaroon ng Jollibee dyan. Yung nakaano, sir, no? Yung sa labas ng store nila mismo. Oo. Si Jollibee so, mismo. So, ayun. Paano ba? I-ano na ba natin to? Close na natin? Ah, sige, go. Ikaw close mo. Ayun, so palagay nyo, ano yung magandang papuntahan itong Pambihira podcast natin? Ano yung direction na gusto nyong puntahan itong podcast natin? Mag-comment na rin kayo kung ano yung gusto nyong next topic namin. Kasi ito parang ano lang ito eh. Parang trial lang. Trial lang. Introduction lang. Introduction lang. Kung ano yung mga pwede namin i-topic sa mga actually, future ano namin. Kala ko sinabi ng Mark, isang oras o parang isa't kalahating oras dapat, di ba? So isip ko, ang hirap, parang hirap naman nun. Ang dali lang pala, ganun-ganun. Basta maganda yung topic, tuloy-tuloy lang. Sabong Dota, oh, yun yung magandang topic. Pero ganun naman talaga dapat ang podcast lang. Alam mo, hindi rin interesting pakinggan yung sobrang formal ng podcast. And then isang topic lang. Isang topic lang, parang alam mo na eh. Minsan, or pwede rin tayo mag-set aside ng isang episode for that, ano lang sir, diba? Ng isang talagang totally so, ayun, pero kung meron kayong gusto syempre na topic, pwede nyo rin i-comment. Mag-drop kayo ng comment. Let us know. Tsaka hopefully soon, magkaroon tayo ng mga invited guests. Oh, kung diba, sino yung gusto nyo palang guest, i-comment nyo. Try namin mag-reach out. Pero susubukan syempre, namin. O try lang naman. Walang kasiguraduhan. Pero so, para syempre, sa akin, since nasa pangalan naman na yung pambihirang podcast, parang walang off-limits eh. Oo, mas maganda. Kasi mas baliw, mas maganda. Ayun guys, so paano? Paalam na tayo. Ingat, God bless, peace out.